Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pagundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon sa lungsod ay naglalakad.
Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar ng dakong banal, ikaw ro'y mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nanghahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas'y natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?
Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, siya po ay isa sa mga babaeng nakaranas ng habag, awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Hindi po ito yung babae na prostitute na madalas, hindi ko alam kung bakit na-associate ang pangalang Maria Magdalena sa mga prostitute. Ito si Maria Magdalena, siya po yung babaeng tinulungan ni Jesus mula sa pangaalipin ng demonyo, yung naposes ng demonyo. At sa kanya'y pinaalis ni Jesus yung demonyo. At simula noon, siya ay naglingkod na, sumunod na kay Jesus para maging alagad. Talagang inilaan niya na ang kanyang buhay sa paglilingkod kapiling ang Poong Jesus Nazareno. Kung kaya't maiintindihan natin yung labis na kalungkutan ni Maria Magdalena no, sa pagkawala ng kanyang pag-asa sa buhay, pagkawala ng kanyang minamahal na ngayon ay sabi nga po sa kwento, nagpupunta siya o pumunta siya ng libingan para kahit doon ay maibsan yung kanyang kalungkutan na makita lang yung bangkay ng kanyang Panginoon ay okay na. Pero dito po, mas naranasan ni Maria Magdalena yung biyaya na makita niya unang-una, higit sa lahat, higit kanino man, na makita niya ang pagkabuhay ni Jesus. Napakagandang regalo o biyaya sa kanya ng Diyos. Dahil na rin sa kanyang katapatan. Pero maganda rin, mapagnilayan natin itong nararamdaman ni Maria o naramdaman ni Maria Magdalena at yung ginawa ng Diyos muli sa kanyang buhay. Talagang kapag nakita mo ang Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Binabago ka ng Diyos. Pero muli, sa panahong ito ng pandemya, maganda rin ang papagnilayan itong karanasan ni Maria Magdalena. At yung tanong ni Jesus sa kanya, bakit ka umiiyak? Ano bang dahilan ng pag-iyak mo? Marami sa atin, namatayan din. At yung mga namatay, ito yung mga inaasahan ninyong aahon sa inyo sa kahirapan. Yung mga namatay, ito yung pag-asa mo sa buhay. Isa sa mga namatay ngayong pandemya, yung nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, yung tumanggap sa iyo, yung nagmamahal sa iyo. Isa sa mga yan, yung iniiyakan mo. At siguro, no, simula last year,
damang-dama mo pa yung kalungkutan. At maganda na sa ngayon, itong pagdiriwang na ito nag-aanyaya sa atin para mas makita natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Pwede yung tanungan natin, bakit sila pa? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ako? Bakit sila? Yeah, alam nyo, maganda rin yung iniiyak mo yan. Maganda yan. Mas mahirap kasi yung kinikimkim mo yung lungkot, kinikimkim mo yung disappointment, kinikimkim mo yung, ano ba, yung hopelessness. Mahirap yan pag kinimkim mo. Mas maganda yung iniiyak mo siya. Kasi sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagdaloy ng luha, nalilinis din ang ating mga mata. At kapag nalilinis ang ating mata, mas nakakakita tayo ng tama, ng malinaw. Kesa dun sa tahimik ka lang, kesa dun sa sinasarili mo lang, iiyak mo na. Ayos lang yan. Magiging okay din yan. Diba sabi nga, no? Okay din naman minsan, maging hindi okay. It's okay not to be okay. Diba? Sabi nga. At naintindihan naman ng Diyos din yung kalungkutan. Kaya nga, diba? Sabi ni Jesus, anong iniiyak mo? Hindi ka pwedeng, no, hindi pwedeng manatili ka sa libingan. Kasi ang libingan, para yan sa mga walang buhay. Para yan sa mga patay. Kaya nga wala si Jesus doon sa libingan kasi buhay siya. At ikaw, buhay ka din. May buhay ka pa. At yung tanong, bakit ikaw buhay pa? Bakit hindi pa ikaw yung namatay? Kasi katulad ni Maria, may mission ka pa. Uutusan ka pa ni Jesus. Naku, yung naranasan mo tungkol sa Poong Jesus sa Sareno, ito yung kailangan mong ibahagi. Hindi porket, deboto ako ng Nazareno, hindi tayo mamamatayan. Deboto ako ng Poong Nazareno, naglilingkod ako sa Nazareno, hindi tayo masasaktan. Dahil sa kabila ng mga medyo negative o pangit na karanasan natin, doon mas nagiging malinaw ang pagkilos na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga si Maria, ito yung naging mission niya. Ang ipamalita, ang sabihin, nakita ko ang Panginoon. At tayong lahat na naririto, yung imahe na yan, imahe lang yan. Pero yung higit doon, yung mission natin na makita natin ang Poong Jesus sa Sareno, higit pa sa imahin. At mangyayari yan sa pagbabago ng buhay natin. Na masasabi na rin nilang totoong buhay ang Panginoon. May COVID man o wala, totoong buhay ang Poong Jesus Nazareno. Kaya okay lang yan, ha? Kung gusto mong umiyak, okay lang yan. Pero huwag kang manatili dyan sa pagkakalugmok mo o kaya naman huwag kang manatili sa libingan. Ulitin ko po, ang libingan para sa mga walang buhay, mabuhay ka pa. At kailangan mong mabuhay para magawa mo pa ang iyong misyon. Pero hindi lang basta mabuhay. Mabuhay tayo na may sigla dahil sa Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sambitin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita
yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan sa iyong kapangyarihang ipinangangaral sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalena ng buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus, siya'y kasaksi sa kanyang pagpanaw, ang naghanap sa libingan, sa kanyang pagdalaw at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay at nang isugo bilang apostol ay dinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Glory in his new life we are dead.
touch him risen. To all the world will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in our hearts may live his memory. I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life, we parted. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, magumapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siya ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundaan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Sa gisag ng araw.